high-tech na undas naman po ang naghihintay sa mga dadalaw sa Manila North Cemetery. Para sa karagdagang detalye, may live report si Dante Perelio. Dante? Yes, Jiggy, ayon nga dito sa pamunuan ng sementeryo, kada undas, nasa 150,000 raw na katao ang nagtutungo rito. Pero mula raw kahapon at hanggang Biyernes, tinatayang aabot ito sa 700,000 na katao. Bilang paghahanda naman sa security rito, ay 200 personel ang kanilang ipakakalat sa buong paligid ng sementeryo. Sa entrada pa lang ng Manila South Cemetery, marami nang nagtitinda ng bulaklak at mga kandila. Nasa 5 pesos hanggang 70 pesos ang presyo ng kandila, depende yan Jiggy sa laki. 30 pesos naman hanggang 200 pesos ang presyo ng mga bulaklak, depende rin sa klase at disenyo. Pero ayon sa tinderang si Aling Anita na ating nakausap ay matumal pa ngayon ang bentahan. Sa loob naman ng sementeryo, marami rin mga tindahan kaya hindi problema ang makakainan ng mga naglilinis ng puntod. Nakakabit na rin ang 4 na CCTV na tutulong sa pagmamanman ng seguridad sa sementeryo. Sinisimula na rin jigging itayo ang mga first aid booth na siya namang re-responde sa mga medical emergency. Bukas na rin daw ang 4 na bagong gawang comfort room kaya di na raw kailangan magrenta ng portelet tulad ng mga nakagawian nga nung nakalipas na taon. Isa namang verification center na may database ng lahat ng mga nicho rito ang bubuksan para di mahirapan yung mga dadalaw rito, Jiggy, na sa paghahanap ng kanilang mga puntod na mahal sa buhay. At bukod rito, may libre ring wifi mula October 31 hanggang November 3. Pero paalala pa rin ang pamunuan ng Manila South Cemetery, bawal ipasok sa loob ng sementeryo ang matatalim na bagay, baril, sound system, alak at baraha. Mamayang alas 12 naman ng ating gabi, Jiggy, ay bawal nang pumasok ang mga sasakyan dito sa loob ng sementeryo. Pagsapit naman ng alas 6 ng umaga, isasara na ang lahat ng kalye papasok rito. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Dante Perelio.